Magandang hapon po sa ating lahat at salamat sa inyong mga buhay na kasama natin ngayon sa celebrate ng Lord's Day. Happy Lord's Day. Salamat po sa mga patuloy na paglilingkod ng mga kalalakihan. Tumatayo po dito sa unahan upang ihayag ang salita ng Diyos, mag-serve para sa ating Panginoon sa mga gawain. Ngayong hapon pong ito, sa mga nakakaalam na, no, para rin sa kaalaman ng lahat, ako po ay nag-step down bilang pastor ng CRO, Cornerstone Reformed Outreach, sa kadahilanan na tayo po ay dumadaan pa rin sa covenanting process at parte po noon ay yung pag-select ng elder or ng pastor para sa ating magiging ganap na simbahan. Ang kadahilanan po bakit ako nag-step down ay para mas maging malinaw po ang pagpili, mas maging masusi at mas maging sincero yung pag talaga natin kung sino po ba talaga ang napupusuan ng kongregasyon upang maging elder sa magiging simbahan natin. So ako lang naman po ang nominee pero kung sa kalooban ng Diyos ay hindi ako makita ng kongregasyon base sa diligent scrutiny and evaluation, hindi po problema yon sapagkat ang Diyos po ang nagdadala o nagbibigay ng mga elder or pastors sapagkat ito'y biyaya at regalo ng Diyos sa iglesia. Kaya kung ano man po ang kahinat na nito, ako po'y magpapatuloy habang hindi pa po tayo dumarating sa mismong ending ng evaluation, ako po'y mapagpapatuloy bilang tagapagturo o preacher o teacher sa kongregasyon na ito at maari lang po na mag-adjust muna tayo na hindi po muna, ako magpapatawag ng pastor sapagkat sa sinabi ko nga po kanina ako ay nag-step down. Ito po ay base na rin sa guidance ng ating oversight na si Pastor Joseph Pelejo ng ARBC. At may example po silang pinakita sa buhay po ni Pastor Erdy sa Binorio. Siya po ay dumaan din sa similar na proseso at matagal na po siya nagpapastor pero nung sila po ay nag-covenanting, dumaan din po siya sa proseso. So, hindi tayo, kumbaga hindi na ito bago sa atin o masasabi ko na meron tayong sinusundan na guidelines, kaya may confidence po ako sa kalooban ng Diyos, sa soberanya niya, kung ano yung pangyayarihin niya. Yun nga lang po, ako'y nakikiusap na maging diligent tayo sa pagkakilala sa akin bilang tumatayo na tagapagturo habang nasa proseso po tayo. Para po mas maliwanagan, later may meeting po tayo regarding this and meron din po tayong meeting with Pastor Joseph Pelejo sa October 29, Saturday po yun. So wala pong mawawala doon, online meeting po yun upang masagot ko ano man mga katanungan. Yun na po yung magiging tingin ko, yun na yung official na start ng proseso natin. Pero as early as now, as early as last Wednesday sa midweek meeting natin, pinaalam ko na po sa inyo para yung adjustment period ay mahaba-haba, makapag-adjust tayo lahat. At kung ano-ano na yung tinatawag sa akin, may ninong, may tito, may kuya. No? Okay po yun lahat. No? Pero I prefer na tawagin nyo akong kuya o kaya brother. Wala naman pong problema doon. Basta po, kaya po natin ito ginagawa kasi pinagpipitagan po natin ang opisina ng pastorate at alam natin na ang Diyos ang nagtatalaga. At kasama po dito, ay maging maingat nga po tayo sa pag-scrutinize. Huwag po nawa na meron lang tayong loyalty sa akin. Hindi dahil ako ang nagsimula ng CRO, founder. Hindi ako ang founder. Si Christ ang founder ng church. Siya lamang. Ginamit lang tayo ng Panginoon upang mapasinayaan ang gawain. Pero siya ang nagtataguyod at nagtatalaga. Kaya po, nawa ay isang tabi muna natin yung ating mga prejudging or ano man tawag doon, binanggit kanina yun sa preconceived ideas, kundi talagang maging diligent tayo.
na mas maging magkakilala tayo. Advantage po na may relasyon na tayo sa isa't isa. Hindi ako bago na sa inyo. So magamit natin yon to our advantage at para masiguro natin na ang pagkakahirang sa tagapagturo sa pagiging pastor or elder ng tatanghaling iglesia sa January ay malinaw at alam natin may consciousness tayo na tayo ay nagdesisyon, no? Tayo ay nagpailalim sa guidance ng Panginoon regarding this matter. Ayun po. So kasama po papanalangin natin ngayong hapong ito. Tataas din po natin sa Panginoon ang mga nanganak, no? Si Sister Joanna, salamat sa Diyos dahil matiwasay ang panganganak niya kahit may onting aberya, medyo na-late yung ambulansya or what not at nag-positive pa nga sa COVID. Pero salamat sa Diyos sa kalakasan na binigay niya kay Sister Joanna at kay Brother Richard. At ngayon po ay si Baby Hugo ay to my understanding, kasama na ngayon? Magkasama na ba sila? Hindi pa rin, no? Ayan, naka-isolate pa rin. Pero nag-negative na si Sister Joanna. So, patuloyan natin panalangin yung recovery at ang kalakasan na igawad ng Panginoon sa kay Brother Richard din sa pag-asikaso niya. Tataas din natin sa Panginoon ang pagbubuntis din patuloy, no? Ni Sister Robbie. Sila ngayon ay nasa anong bansa? Iloilo, sa malayong bansa ng Iloilo. No, panalangin natin yung safe travel nila at makasama natin sila ng muli, no? At maging safe din yung baby sa sinapupunan ni Sister Roberta. At kasama po diyan, tataas din natin syempre ang proseso ng ating covenanting at maging ang tawag dito, yung pag papareserve natin. I hope na meron ng mga development na nangyayari sa paghanap ng lugar kung saan tayo magagather at patuloy nating ipanalangin na ito ay provide ng Panginoon. Tatasin po natin sa Panginoon ang ating kapatid na Sister Ella. Siya ay nakaranas ng panghihina or nahimatay siya apparently dahil sa mababang dugo. Salamat sa Diyos na iningatan siya at siya'y napuntahan naman kagad ng kanyang pamilya at nadala sa, not sure kung hospital or clinic, pero nabigyan siya ng karampatang lunas sa kanyang nararamdaman. At base sa usapan namin kanina, siya'y patuloy nagpapagaling. Kaya patuloy natin panalangin na maging healthy si Sister Ella at patuloy lumago sa spiritual na buhay. Ganoon din po, patuloy nating itaas sa Panginoon ang bawat isa na nagsustruggle sa mga pamumuhay natin sa kabanalan, that the Lord will continue to push us, to inspire us to live a holy life and to mortify our sins. At ganun din po, pagpapasalaman natin yung mga naging negative na sa COVID. Kasama natin ngayon si Brother Miko, si, sino pa ba yung isa? Si Sister Rudeline na nag-camping, no? No, nag-camping. Sino pa? Si? Ano daw? Kapatid. Naka-tent. Naka-tent. Akala ko kapatid. Ayan. No? At papasalamat din natin yung ano, birthday ni Brother Mimon kahapon, no? Kahapon. Ano yung brother? Sorry. Ayan. Ayan, panalangin natin na mag-negative na si Joanna swab test. Pati si baby at provision sa pag-discharge hospital. Sama. Ito muna. Okay lang. Ate, sige brother. Baka ano. Ayan, tataas din natin sa Panginoon ang financial provision para sa pangangailangan ng iglesia. May meeting tayo mamaya sa finance. Alam natin na may mga challenges tayong kinakaharap ngayon. Kasama dyan yung pagbawas natin ng numbers, affected ang ating finances. Pero salamat sa pag-sustain sa atin ng Panginoon. Patuloy natin itataas na bigyan din ng wisdom ng Panginoon ang mga tumatayong workers para sa finance department natin.
hindi pa man sila ordained the deacon or anumang position, pero patuloy natin panalangin na bigyan sila ng kalakasan at wisdom ng Panginoon sa patuloy nilang paglilingkod. Tayo po lahat ay umukot manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa hapon na ito na makakalapit kami sa iyo ng may kababang loob at may pag-asa na ikaw ay nakikinig at tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya patuloy namin tataas sa iyo ang mga pasasalamat namin unang-una sa safe na panganak ni Sister Joanna, kay Baby Hugo. Salamat sa provision mo, sa pagagabay sa kanila ni Brother Richard at sa pag-ingat rin po kay Samsam na ngayon po ay lahat po sila ay kasalukuyan, Lord, nag-a-adjust sa sitwasyon ngayon na bagong panganak Sister Joanna. Ang patuloy po namin tinataas ay mag-negative na po sila, mag-ina sa COVID swab test at maging healthy po si Baby Hugo at ang kapatid namin Sister Joanna na makarecover sila sa lalong madaling panahon at maiuwi na po ni Brother Richard ang kanyang mag-ina. At ganun din po, we pray for providence, Lord, at ma-provide ng ninyo, Panginoon, ang pangangailangan sa pag-discharge ng mag-ina ni Brother Richard. At gamitin mo rin kami, Panginoon, upang maging channel of blessing, paano namin sila matutulungan, Panginoon. At ganun din po, tinataas din po namin si Sister Roberta at si Sister Lovejoy na nasa Iloilo ngayon. Ingatan niyo po sila sa kanilang pang mga biyahe, sa kanilang ginagawa, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ingatan niyo rin po ang baby sa sinapupunan ni Sister Robbie at maging safe sila, Panginoon. At dalangin namin na samahan niyo po sila sa kanilang pag-uwi at gabayan niyo po sila, Panginoon. At tinataas din po namin, Lord, na yung baby ni Sister Robin and Brother Dennis ay maging healthy at mag-develop ng maayos, Panginoon, at maging normal po lahat hanggang sa kanyang panganganak, Panginoon. At kayo rin po ang mag-provide ng kanilang mga kakailanganin. Even, Lord, yung desire nila na makahanap ng mas appropriate na bahay para sa kanilang needs. We know, Lord, na kayo po ang nagpo-provide, kaya tinataas din po namin ito sa inyo. At tinataas din po namin, Panginoon, yung pasasalamat namin sa paggaling ni Brother Miko, ni Sister Rudeline, at ng iba pong mga kapatid namin na nagkaroon ng mga sintomas ng COVID. Salamat o Diyos sa patuloy yung pag-iingat sa aming mga kalusugan at patuloy mo kaming tulungan na mas maging maingat din, Panginoon, sa katawang ito na binigay niyo sa amin, maging good steward kami ng aming mga health at patuloy nga pong gamitin, Panginoon, ang mga natural na paraan, ang pahinga, ang ehersisyo, ang mga kinakain at upang magbigay ng nutrisyon sa amin, Panginoon, at maging malusog kami upang magamit pa kami sa iyong ubasan. At tinataas din po namin na sa aming pong mga pagbibiyahe, sa mga nagtatrabaho, nag-aaral, nagninegosyo, at kung saan man kami magpunta, Panginoon, na maging listo kami na mag-ingat sa aming mga pangatawan, sa exposure namin sa labas, Panginoon, upang hindi kami makakontract ng anumang sakit, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na gabayan niyo rin po kami na maiwasan namin ang hawaan, Panginoon. At tinataas din po namin ang aming nalalapit na covenanting event, Panginoon, sa January. Ngayon pa lang, Lord, we pray na makahanap na kami ng lugar na kung saan dadausan ito ng covenanting process na yon, ng covenanting event na yon, Panginoon. Dalangin namin na makahanap kami ng sasapat ang aming budget, Panginoon, at ma-accommodate kami pati ang ARBC sa gawaing iyon, Panginoon. At kasama nun, Panginoon, tinataas din po namin ang yung pinakaproseso, Panginoon, ng pagiging ganap naming iglesia, na ito po ay patuloy namin itiwala sa iyo, mag-mature kami sa araw-araw na pagkakilala namin sa iyo sa pamagitan ng diligent study ng iyong salita, maging sa paglaban namin sa kasalanan. Dalangin namin, Lord, na ngayon pa lang, hindi pa man kami ganap na iglesia, ay i-push namin, spur namin ang bawat isa into godliness, na magampanan namin, Panginoon, ang pagkakahirang mo sa amin, hindi lang para mabuhay para sa sarili, kundi sa isa't isa, maging evident, Panginoon, ang edification namin sa isa't isa, na huwag kaming maging maramot sa pagpapalakas at pag-encourage sa bawat isa. Ganun din, Panginoon, sa inaral namin kanina na matuturing kaming bantayan, hindi para pulisin, Panginoon, kundi para mapag-ingatan ang bawat isa na mamuhay kami na may kabanalan. Kaya tinataas po namin na patuloy mag-increase ang pagkauhaw at pagkagutom namin sa iyong salita,
na patuloy na nagbabago sa ating mga buhay. Tinataas din po namin, Panginoon, ang proseso ng selection ng elder for this outreach. Dalangin ko po, Panginoon, as the congregation evaluate me as a person and as a believer and as an elder, Lord, dalangin namin, Panginoon, na ang kababang loob, ang patuloy pong igawad sa akin, ang truthfulness, Panginoon, na maganap, Panginoon, ang kalooban mo sa aming mga buhay, magawa namin, Panginoon, kung ano yung pagkakatawag mo sa amin, masunod ka namin, hindi lang para lang may masabi kaming may pastor kami, kundi, Panginoon, maging maingat kami sa pagpili at makita namin, Panginoon, na ginagawa namin to not for compliance, pero Lord, dahil sa ito yung tamang gawin upang maitaas ang iyong pangalan at mapag-ingatan ang pulpitong ito na napaghahayagan ng iyong salita, O Diyos. Patuloy kami nagpapakumbaba dahil alam namin kung sa aganang amin, yung mga standards namin. Lord, ang mga mata namin ay kadalasan nililin lang kami. Ang mga kaisipan namin ay kadalasan, Panginoon, nililin lang kami. Ang mga puso namin, Panginoon, ay nandoon pa yung mga indwelling sins namin. Kaya, Panginoon, sa aming pong pag-select evaluate ng elder para sa iglesyang ito, para sa kongregasyong ito, Lord, ay convict our hearts, Lord, na makita namin ito sa lente ng iyong salita, hindi sa pamamagitan ng aming mga opinion o mga panlasa lamang, Panginoon. Tinataas din po namin sa araw na ito ang financial provision para sa pangangailangan ng kongregasyong ito. Hindi pa man kami ganap na iglesia, pero nagpapasalamat kami dahil may mga gumaganap, Panginoon, upang maitaguyod ang kaayusan sa aming finances. Dalangin pa na, Panginoon, namin sa mga kalalakihan at kababaihan na nangunguna sa financial finance department namin, Panginoon. We pray for wisdom, diligence, knowledge, Lord, paano ito ma-handle, magkaroon sila, Panginoon, ng kababaang loob at banal na pagkatakot sa iyo dahil alam namin, Lord, na ito po ay napaka-sensitibong bagay. Ang dalangin po namin na gabayan niyo po sila at i-comfort niyo rin po yung puso nila sa mga panahon na ikita nila yung pangangailangan. Mas makita nila na meron kaming Diyos na makapangyarihan na kung paano kinaya mong ipagkaloob sa amin ang kaligtasan, Lord, walang bagay na hindi mo kayang i-provide sa pangangailangan ng mga anak. Salamat, O Diyos, sa mga kapatiran na patuloy sumusuporta din sa inyong gawain upang magampanan ng kongregasyon na ito ang mandato upang maihayag ang iyong salita. Dalangin po namin na patuloy pong pagpalain ang aming mga tinatangkilik, maging trabaho man ito, negosyo, maging pag-aaral ng mga anak, kayo po patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, upang maging kagamit-gamit kami sa iglesia mo sa anumang paraan. Salamat, O Diyos, sa oras na ito na makakapakinig kami muli na iyong salita. Patuloy mo ako, Panginoon, itago sa likuran ng iyong krus. Ang pangalan mo lamang may taas at ang ebanghelyo ang malinaw na mayahayag. At baguhin ito patuloy ang aming mga buhay, ang aming mga puso't isipan upang kami patuloy na tumalima sa pagsunod sa iyo. Magampanan namin ang aming mga responsibilidad bilang isang Kristiyano at maitaas namin ang pangalan mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Naka-series break pa rin po tayo. Ito na yung huling mensahe natin na hindi nakakonekta sa bago nating series in connection to the eldership of the church. So last week, pinag-usapan natin, ang topic natin is who's afraid, ashamed of the gospel. Ngayon naman po, mas titigdan natin yung ginawa ni Kristo na nagpatunay ng ebanghelyo ay nagliligtas at kung ano ang naging epekto nito sa atin bilang mga mananampalataya. Ang title po ng sermon ko ngayong hapon ay The Reconciling Gospel. The Reconciling Gospel. Inanyayang po lahat na tumayo at ating basahin ang teksto natin ngayong hapon na matatagpuan po sa aklat ng Roma. Romans chapter 5, verses 6 to 11. Kung kayo po'y nandoon na, pwede po natin itong basahin. Verse 6, "For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person
one would dare even to die. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Verse 9, since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Pagpalain pong pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y makakaupo. Ito pong aklat ng Roma ay napag-aralan natin nung mga nakaraan din. Kasama po dyan yung pag-aaral natin sa kailan ko ba preach yung Shiner? Yung Romans kagabi pala nag-preach si brother tawag dito, brother Edsel, no? Ganda ng topic niya, Romans 12. At nung nakaraang linggo, pinag-aralan din natin kung anong ebanghelyo. Ngayon naman po, patuloy nating dig deeper, no? Bigyan lang natin ng mas maliwanag ng background kung ano bang pinanggagalingan ng pagkakasulat ng Roma. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa panunulat. Ito ay dinictate. Maging accurate tayo, no? Winika to, dictation, scribe si Tertius, yung scribe niya na isulat to. Ito, sa madaling salita, nabibigyan ng mas madiin yung mga sinulat na epistles ni Pablo whenever he says, I am writing this with my own hand. May personal touch. Pero hindi naman ito lesser, kundi mas nagkakaroon lang ng bigat yung pag sinabi niya, sinulat ko to sa aking sariling mga kamay. Ito po'y naisulat bago pa bumagsak ang Jerusalem in AD 56 to 58 at pinakita dito kung ano yung dahilan ng pagsusulat ni Pablo sa epistle na ito. Pinakita dito na nagtuturo siya ng doktrina para sa ikalalago ng mga mananampalataya sa Roma na hindi pa niya nakikilala, hindi pa niya nami-meet personally. Hindi rin siya ang nag-establish ng church in Rome. Pero nandoon yung idea na gustong-gusto niya silang makilala, makasalamuha, kaya naglayon din ito na magamit yung kanyang epistle para ma-introduce kung sino siya sa mga taga-Roma. So, can you imagine sa mga umabot sa panahon namin, ewan ko, may nakaabot pa ng pen pal. Meron ba kayo naging pen pal nung araw? Ako, I've experienced before, may pen pal ako sa States, pamangkin ng ni Ate Malu nung tag doon. Sunday school teacher ko nung bata ako. At nandun yung excitement whenever may bagong sulat kasi tagal eh. Tagal. Nung panahon na yun lalo, mas matagal. Sa 90s, matagal na yung snail mail kaya nga siya tinawag na snail mail. At nakakatuwa kasi yung description namin pagpapakilala sa isa't isa ay exciting kasi i-describe mo sino ka, wala namang Facebook pa noon, walang pictures, kailangan mo magpadala talaga ng pictures na literal. At meron siyang sinulat, nalimutan ko na yung pangalan niya, meron siyang sinulat kung paano niya nagkaroon sila ng field trip at dinrowing niya yung cathedral na pinuntahan nila. As in, dinrowing niya, pinapaliwanag niya kung ano itsura nito. And I can only imagine na si Paul, sinulat niya itong sulat na epistle na ito sa mga taga-Roma describing not only himself pero kung ano yung ebanghelyo. No? In effect, mas nakikilala siya kung sino ba siya na nagtatanggol, nagtataguyod ng ebanghelyo dahil sa kanyang mga sulat. So ito pong epistle ng Romans ay makikita natin na pinakikita, no, nung isang araw nag-request yung asawa ko nga nang mag-aral kami about Romans. Chapter ang request niya sa chapter 7 and 8. No, sinimulan ko sa chapter 1. Sabi niya chapter 7 lang tatanong ko sa iyo. Pero I was explaining to her, for us to understand kung ano yung sinasabi sa chapter 7, kailangan natin balikan kung ano yung sinabi ni Paul sa chapter 1 hanggang sa mga following verses. And ganoon ang pagkaka latag dito ni Pablo. Maingat na niyang pinakilala ang ebanghelyo, ang epekto ng kasalanan, ang
ang pagliligtas ni Kristo at kung ano yung dapat mamumuhay ng isang mananampalataya. So, ang pinaka-tema nun, makita natin sa chapter 1 pa lang, yung gospel. I'm not ashamed of the gospel of Christ, pero sa kabuuan ng tema, pinikita doon yung katwiran at kabanalan ng Diyos kung papaano na-achieve, hindi sa sarili nating gawa, kundi sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Hindi lang ito isang abstract idea, pinakita to ni Pablo na isang tangible thing na nararanasan niya bilang isang mananampalataya at nararanasan ng mga taga mananampalatayang taga Roma, no? Kung saan man na may mananampalataya. So sa chapter 5 na pinag-aaralan natin, makita natin kung paano pinakita ni Pablo yung benepisyo ng pagiging reconciled or may kasundo, pagkakasundo sa Panginoong Diyos ang isang makasalanan na tao sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Kristo. Meron tayong kapayapaan, meron tayong biyaya, meron tayong dahilan na magbunyi dahil sa ginawa ni Kristo na tayo ay nagkasama-sama sa Panginoon. Makita natin ngayong hapong ito na kung paano natin nilatag kung ano yung dapat nating hindi ikahiya at dapat ikahiya patungkol sa kasalanan na dapat ikahiya at sa gospel na dapat nating ipagkalat o ipagmalaki. Ngayong hapon namang ito, mas ipapakita natin kung bakit nga ba natin ito pinagmamalaki. Ano bang nangyari? Coincidentally, marami nagsabi kanina sa review, saktong-sakto yung topic natin last week dahil nangyari yung controversial na trending video ni Joy Spring. Sabi ko nga, amin na ako, nag-usap talaga kami. Di ba? Joke lang po yun. Ayokong tignan natin siya ng ganun, no? Ayokong tignan natin na ang culminating event ay yung naging paghahayag ni Joy Spring. Bakit? Sa panahon natin ngayon, in this day and age, masyado tayong tutok sa social media na para bang ngayon lang ba may naghayag ng gospel? Hindi ba linggo-linggo o araw-araw halos, no? Merong naghahayag ng gospel sa mundong ito. Ang kinaiba lang, celebrity kasi yung nagsalita, no? Celebrity yung nagwika at nagkaroon ito ng mas malawak na audience. At salamat sa Diyos na nangyari iyon. Salamat sa Diyos na naihayag ang salita ng Diyos sa sa social media. Pero gusto ko malaman ninyo mga kapatid, kung nagre-rejoice tayo na nagamit ng Panginoong Diyos si Joy Spring sa paghahayag ng gospel, the unadulterated gospel, all the more mag-rejoice tayo mga kapatid. Kasi hindi na nanahimik ang salita ng Diyos sa pulpitong ito, sa ating mga local churches, kung saan man umabot ang tinig na ito ngayon. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga faithful men of God na naghahayag ng salita ng Diyos. Yung mga elders, mga pastors, teachers. Sabi kasi nila, ang month of October ay Pastor's Appreciation Month. Di ba? So I hope makita natin na mayroong tinalaga ang Diyos na tagapaghayag ng salita niya. At hindi lang ito para sa mga celebrity. Hindi lang tayo nagre-rejoice dahil naihayag ito, nag-trending sa social media. Pero mag-rejoice tayo na merong mga tapat na naghahayag ng salita ng Diyos sa pulpito. And I could say, kung paano sinabi ni Pablo, I am the least. I can say that. Marami naghahayag ng salita ng Diyos. At isa to sa nais kong ibahagi ngayong hapong ito sa buhay po ng dalawang tao. This day, ngayong araw na ito, kung paano last week, pinag-usapan natin si pangalan ulit niya, Benjamin Keach. This day, meron na namang pinatay. Meron na namang martyr na alalahanin natin sa nagpangalang Bishop Ridley and Latimer. They were both burned at the stake. Sinunog sila sa stake. Mas brutal yung nangyari sa kanila kaysa kay Benjamin Keach. Si Benjamin Keach ay nasa pillory lamang, no? Siya ay pinahirapan lamang, pero ito sinunog ng buhay.
by Mary, the Queen of England, o yung kilala na Bloody Mary. Si Bloody Mary ay tinawag na Bloody Mary dahil sa sobrang dami niyang pinapatay ng mga pinersecute. Pero mas kilala lang siya na maraming pinatay, pero sa totoo lang, mas maraming pinapatay yung tatay niya, si King Henry the VIII, dahil basta mas marami siyang pinapatay, mas nakilala si Bloody Mary or si Mary, Queen of England, dahil yung mga pinapatay niya ay karamihan matutuwid na tao. Mga believers, reformers. So the idea here, nung panahon na yon, bakit pinapatay si Bishop Ridley and Latimer, is because King Henry ay tumalikod sa, yung Church of England, tumalikod sa Roman Catholic Church. Pero yung pagtalikod nila is more of a political rather than spiritual na pagkalas. No? Na-sever yung ties nila doon. At dahil doon, yung mga doktrina nila ay somehow, akala ng iba magbabago na, magkakaroon ng reformation. Pero sa panguna ni King Henry the VIII, hindi po nag-reform yung practices and doctrines ng Church of England. Nahiwalay lang sila by association, pero ganun pa rin. Ang daming ganun ngayon. Maraming churches na sinabi, bumibitaw na kami sa G12, bumibitaw na kami sa charismatic, pero nagpalit lang pala ng pangalan. Same pa rin na nalapastangan ng ebanghelyo, nagkakamal ng salapi sa mga mahihirap, walang pagbabago, walang repentance. Ganun na ganun ang nangyari sa Church of England. At dahil doon, marami na nagnais na ma-reform yung church. Sa kamatayan po ni King Henry, akala nila ay magiging maayos na, no? At sa advice ng mga nakapaligid sa anak ni King Henry na pumalit sa kanya, sabi ay ibalik natin sa Biblia o sa biblical base ang ating pananampalataya sa Church of England. Marami nag-a-advise. At kasama doon ay binanggit ko po si Bishop Nicholas Ridley and Bishop Hugh Latimer. Itong dalawang tao ito naglalayan na mag-reform ang church. Pero nung si Mary, Queen of England, ay nalagay sa posisyon sa kamatayan ng kanyang tatay na si King Henry the VIII, hindi nais ni Queen Mary na magbalik sa Biblia, pero ang nais niya ma-reconcile yung Church of England sa Roman Catholic Church. And because of that, marami ang na-persecute dahil nais nilang tumayo sa katotohanan. At dahil nga dito, ang matapat na paghahayag ng dalawang taong ito, ni Nicholas Ridley and Hugh Latimer, ay kumalat din sa Inglaterra. They were faithful in preaching. Their sermons ay loaded ito ng paghahayag na kung tayo ay magiging mga mananampalataya ng Panginoon. Sabi niya, men should serve the Lord with a true heart and inward affection, not just with outward show. So madaling salita, huwag kayong maging hipokrito sa inyong mga religiosity. Hindi lang ito patungkol kung anong reliyon mo o kahit nagre-reform ka, kundi ano ba yung affection mo sa Panginoong Diyos? Iyon ang kanyang nilalaman na kanilang mga preaching. At dumating ang panahon na si Ridley ay tinanong, kung ikaw ba, the question was, do you believe that the Pope was heir to the authority of Peter as the foundation of the church? Naniniwala ka ba na si Pope, ang Santo Papa nila, ang tagapagmana ni San Pedro sa otoridad sa simbahan? Ang sagot po niya, the church was not built on any man but on the truth, Peter confessed. Hindi nakatayo ang simbahan ni Kristo Jesus sa kahit sinong tao, hindi kay Pedro, kundi doon sa sinabi ni Pedro. Ano yung truth na kinonfess ni Peter? Matthew 16:16, ano sabi niya? Thou art Christ, the Son of the living God. And there, the proclamation kung sino si Kristo ay doon natayo ang iglesia ng Panginoon Jesucristo. When Christ said, upon this rock I will build my church, yung rock of revelation that Jesus Christ is the Son of God, doon nakatayo lahat ng pananampalataya ng iglesia ni Kristo. Dahil po dyan,
hindi tumalit tumatalikod sila sa katuruan ng papacy ng Roman Catholic Church, lalo silang na persecute. So ang ginawa ni Queen Mary ay sila ay pinahuli kasama si Latimer, dahil ang nais po ni Queen Mary ay ma-reconcile nga sa church, sa Roman Catholic Church. Nung si Latimer naman po ang tinanong, ang challenge, would you accept the Roman Catholic Mass, yung sacrifice, yung pag-take ng Eucharist, yung paniniwala sa ginagawang misa ng Roman Catholic Church? Ang sabi po ni Latimer sa kanyang mga kalaban sa pananampalataya, Christ made one oblation and sacrifice for the sins of the whole world, and that a perfect sacrifice neither needeth there to be, nor can there be any other propitiatory sacrifice. Sabi niya, si Kristo lamang ang merong perpektong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Wala nang sasapat pa o magpapasapat na idadagdag mo sa ginawa ni Kristo. Wala nang iba. At dahil dito, na-offend yung Roman Catholic Church. It is very offensive to the commissioners at the time na nagsasabi, ito ang doktrina ng Roman Catholic Church, ito ba'y niyayakap mo? They were offended. Dahil doon, both Bishop Ridley and Latimer, they were both burned at the stake in Oxford. Ay, Oxford? Oxford University? Marami pong namatay doon sa England. Same day, October 16, 1555, they were tied up on the stake. Tinali sila dun sa, ano ba yung stake sa Tagalog? Poste. Para sunugin. Ang nakakakilabot, parang sinadya nung mga papatay sa kanila na yung stake, no, yung mga kahoy na gagamiting panunog sa kanya ay kulay green pa. O yung mga bagong ano, tumba na mga puno. Sa madaling salita, matagal masunog yun. And back in the day, pag may susunugin sa stake, para mabilis yung kamatayan nila, dapat yung tuyo. Para malakas yung apoy, patay ka agad. At para mas mapadali ang kamatayan ng mga martyrs o ng mga kinokondemn sa death, ang ginagawa daw ng iba ay naglalagay ng gunpowder sa leeg. Lalagyan nila ng mitsa yung kanilang leeg para kapag ito'y masunog, mamatay sila kagad. Pero gaano katagal yun? Kumbaga yun na lang yung best way para mas gumaan yung parusa sa kanila. Now, as Ridley was being burnt, he prayed, O Heavenly Father, I give unto thee most hearty thanks that thou hast called me to be a professor of thee, even unto death. Salamat, Panginoon, na pinili mo ko, nagpapasalamat ako ng buong puso dahil tinawag mo ko at pinili mo ko na maghayag ng iyong salita hanggang kamatayan. Grabing panalangin ito, papatayin ka, sinusunog ka, ito yung sinasabi mo. Sabi niya, I beseech thee, Lord God, have mercy on this realm of England and delivered it from all her enemies. Familiar ba? Christ said, forgive them, Lord, for they not know what they do. Siya ang sinabi niya, have mercy on them. Have mercy on them. Salamat sana, no, kung pagkatapos nun, patay siya kagad. Pero hindi na nangyari. They both died in an excruciating pain. They were burned at the stake slowly. Parang slow cooked. Nag-ihaw sila, Sister Rudeline, nung nakaraan, nung kanilang 45 days plus na manok. You can just imagine, yung manok na iniihaw ay patay muna. Patay muna bago inihaw. Pero ito, buhay! Buhay na buhay! Si Bishop Latimer. At si Ridley, nung sila'y sinusunog. And as the story went, nilagyan sila ng gunpowder, hindi nag-take effect kasi nga mahina yung apoy. Patuloy silang nag-suffer. So what happened next was,
Sabi dito, but the wood was green and burned only Ridley's lower parts without touching his upper body. So ano, susunog lang yung legs niya. Can you imagine that? Buhay pa rin siya. Di pa siya mamatay. Sinusunog yung kanyang paa dahil hindi kagad matupok yung mga kahoy. Because of that, he was heard repeatedly call out, Lord, have mercy upon me. Pero may mapapansin. Una niyang sinabi, have mercy on England and save her from her enemies. Matindi. Mas inuna pa niya na ipanalangin sa Diyos, nakaawaan sila kesa sa kanya. At ang sinisigaw niya, Lord, have mercy upon me, repeatedly. At yung sinasabi niya, I cannot burn. Hindi ako masunog. He is begging, let the fire come unto me. I cannot burn. Tapos tayo kumakanta dati na, fire, fall down. Fire, fall down. These people are literally being burnt to death. As he say, I cannot burn. Isa sa mga nanunood ng kanyang kamatayan ay naawa at ang ginawa, dinagdagan yung apoy, tinaasan yung apoy, nilakasan yung apoy para tuluyan siyang mamatay. That's what happened to Ridley, Bishop Ridley. Si Latimer naman, mas mabilis na matay. Mas mabilis na sunog. Nung si Latimer ay mas taunang namatay, bago pa siya mamatay, na-encourage pa niya si Ridley. Grabe. Unto death, they were observing, they were being the church or being part of the church by building up one another. Latimer said to Ridley, be of good comfort, Mr. Ridley, and play the man. Sinusunog ka, no? Palibasa, kasi mas mabilis ka nasusunog sa akin, kaya nasasabi mo yan. Mas matuyo yung mga kahoy sa'yo. Pero sinasabi dito ni Mr. Latimer, be of good comfort, Mr. Ridley, and play the man. Magpakalalaki ka. We shall this day light such a candle of God's grace in England as I trust never shall be put out. Sabi niya, ang ating pagkasunog ay para tayong sinisindihan ng Diyos bilang isang mga kandila na magliliwanag sa buong Inglaterra at hindi ito mamamatay. To this day, in commemoration of the martyrs in England, in Oxford, meron silang monumento doon kung paano yung pananampalataya na kanilang kinamatayan, yun rin yung malayang pinananampalatayanan ngayon sa buong mundo. Though may persecution, nararanasan nila. Ano kinalaman nito sa reconciling gospel, brothers and sisters? Hindi ko ito kinikwento sa inyo dahil lang para to stir up your emotions or para kaawaan natin sila. Maawa tayo sa ating mga sarili, mga kapatid. Hindi sa kanila. Hindi sa sinapit nila. Maawa tayo sa ating mga sarili. Ano pa yung ibig ko sabihin? Na kung tayo ay hindi nakikita kung anong nakita nila, kaawa-awa tayo. Anong nakita nitong dalawang taong ito na sukat paghirapan nila sa kamatayan ang kanilang pananampalataya? Anong nakita nila? Anong nasaksihan nila? Anong naintindihan nila? Anong natanggap nila na nagtulak sa kanila para maging matapang? Nalabanan kung sino man ang kalaban ng Ebanghelyo, nasagutin ang tahasan na si Kristo lamang ang tagapagligtas. At kung hindi ka nananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo, pupunta ka ng impyerno. Halo-halo ang reaksyon sa mga social media posts dahil sa sinabi ni Joy Spring that nothing can compare to what happened to Latimer and Ridley. Hindi lang sila binash. Hindi lamang sila nakarinig ng mga masasakit na salita. Sila ay pinatay. This afternoon, in connection with what happened to these two martyrs, I want to tell you this. The broken relationship with God can only be reconciled by the only mediator, Jesus Christ, with His finished work on the cross.
Ulitin ko po, the broken relationship with God can only be reconciled by the only mediator, Jesus Christ, with His finished work on the cross. Ang ating pagkakaputol ng relasyon sa ating Panginoong Diyos ay maiayos lamang, makukonekta lamang sa pamagitan ng isang tagapamagitan na si Kristo Jesus sa pamagitan ng kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Bishop Ridley and Latimer burned at the stake for refusing to be reconciled with the heresies of the Roman Catholic Church. They understood what James said. Ano ba sinabi ni James? Friendship with the world? Enmity against God. The only reason they were able to withstand that horrific death in the fire is the truth that they are already reconciled with God. Yun yung pinaka-importante sa kanila. Di bali na hindi kami makabalik sa folds ng Iglesia Romano-Katoliko na magliligtas sa aming buhay temporal. Ganito yung hinaharap nila. Pag na-reconcile kami sa Roman Catholic Church, pag nag-agree kami sa mga teachings niya, hindi kami mamamatay. Mabubuhay pa kami ng matagal. Pero kung tataliguran namin ito at itataguyod namin ang Ebanghelyo, nandun ang reconciliation namin sa Diyos Ama. Hindi dahil tinalikuran namin ang Iglesia Romano, Katoliko, pero dahil kami niligtas ni Kristo Jesus. And with that, yun ang nagpanatili sa kanila hanggang kamatayan sa pananampalataya kay Kristo. Sa text natin na binasa, there's this commentary by Matthew Henry when he said, Christ died for sinners, not only such as were useless, but such as were guilty and hateful, such that their everlasting destruction would be to the glory of God's justice. Christ died to save us, not in our sins, but from our sins. Paliwanag natin. There is this idea, kaya ang dami nagalit sa sinabi ni Joyce Spring, at hindi lang sa sinabi ni Joyce Spring, kundi sa sinasabi ng Ebanghelyo, kasi ang layo ng tingin natin sa katotohanan. Ang tao ay hindi niya matanggap na mayroong Diyos na banal. Hindi niya kayang tanggapin yon kahit yun ang totoo. That's why they're suppressing the truth and unrighteousness. The reason why men who don't believe God will go to hell, because there's a holy God who will make sure that justice will be saved, will be served. Yung hustisya ay mapapangyari. At kailangan natin itong makita dahil nakakalimutan natin kung minsan. Kaya meron akong pastor na kaibigan sa Facebook na nagsasabi, wala tayong karapatan o kakayanan na masabi ang isang makasalanan ay pupunta sa impyerno dahil hindi natin alam. Hindi mo alam? Hindi natin alam kung saan pupunta ang isang hindi mananampalataya kay Kristo? Paano ka naging pastor? Paano ka naging Kristiyano? Kung sasabihin mong hindi mo alam kung saan pupunta ang isang unbeliever? Pinaliwanag dito ni Pablo. The reason why we are reconciled with God because there's something happened with our relationship with Him. For all have sinned and fallen short of the glory of God. At ano ang resulta nito? Romans chapter 3, verse 10 to the following verses. This is the truth regarding man's sinfulness. Baka nakakalimutan natin. Paalala sa atin ang salita ng Diyos. At sa mga hindi pa naliliwanagan, malaman nyo ito, that as it is written, none is righteous, no, not one. By that, sinasabi na natin na walang matuwid, walang pumuntang langit. Because for us to enter the kingdom of God, we must be holy. We must be righteous. Because God cannot stand sin and the sinner. None is righteous, no, not one. No one understands. Na kayo magtaka. Ano ba naman itong mga ito? Hindi na makaintindi. What do we expect with the world? Their mind was blinded because of sin. No one understands. No one seeks God. No one seeks for God. Walang seeker. Hindi natin pwede sabihin, kahit makasalanan niya, hinahanap niya ng Diyos. No, they're not seeking for God, as the scripture says.
If there's something that they were seeking the benefits of God, not God himself. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Eh, pastor, bakit naman, ay, brother, bakit naman may mabuting tao? Mabuti naman yung nanay ko, yung tatay ko. Pero we have to understand that in our standard, papasa yan. Pero sa standard ng banal, banal, banal na Diyos, hindi. Even our righteous, our best effort are less just filthy rags in the eyes of God. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Baka magdag. Pumapatay ang ating mga dila bilang isang hindi mananampalataya kay Kristo. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery, and the way of peace they have not known. Hindi nila alam yung daan patungo sa kapayapaan sa Diyos. They're not reconciled with God because there's no fear of God before their eyes. So here's my point this afternoon. We are not innocent victims. Ang sinner, ang unbeliever, ay hindi inosente. Tayo ay nagre-rebelde sa Panginoong Diyos bago niya tayo niligtas. We are not innocent victims. And here's another truth na kailangan niyong marinig at maintindihan. Our attempt to reconcile ourselves to God only heaps more condemnation to us. Yung ating pagtatangka na ma-reconcile sa Diyos, abutin ng Diyos sa sarili nating paraan, ay nagdadagdag lang tayo ng condemnation at ng galit sa Diyos. Sabi, all have sinned and fallen short. Hindi sapat sa Diyos. Galit siya. Kasi he requires perfection. He requires holiness. And it's impossible for us to reach that. So this afternoon, gusto kong makita natin bakit kailangan nating ma-reconcile at bakit yung tinutumbok ng gospel ay hindi lamang kaligtasan. It's not only to save us from our sins. But, ikukot ko ulit, baka mamiss ko to si Matthew Henry. Not to save us in our sins, but from our sins. Hindi lang tayo ligtas sa kasalanan, kundi ligtas tayo palabas sa kasalanan. Tanggalin tayo sa ating sinful state. Matanggal ang kasalanan. So we have to establish first the reason why we are reconciled to God through Christ is because we are in enmity against God, in rebellion against God. Hindi tayo mga inosenteng bata na, ah, wala namang kamuwang-muwang yan eh. Kawawa naman pag dinala sa impyerno. No. Even kids, masasabi natin na may sarili ng depravity yan habang lumalaki. Now, I'm not to say na punta ng diretso ang impyerno yan, pero itong katotohanan. May kita natin sa mga anak natin. I have a one-year-old child. I have to teach him kindness, patience, yung mga virtues. Kailangan kong ituro sa kanya. At ultimately, I have to teach him the gospel. Bakit? Meron siyang depraviting dinidisplay. Pag sinabi mong no, 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 ikaw pa yung no, 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 bagatihan ka pang ganun. Hindi siya nakikinig, matigas pa ulo. Eh, bata yan. Siyempre, natural yun. No. Kailangan natin maintindihan na kung hindi na bata yan at hindi natin tinuruan, hindi natin sinare yung gospel sa kanya, hindi niya nakita kung gano'ng kabanal ang Diyos, gano'ng tayo makasalanan, sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Baka kung hindi ko maturuan ng aking anak, bukod sa magiging disqualified ako sa pulpitong ito, baka yan pa yung gumawa ng krimen laban sa inyo. As cute as they are, sabi ha. They are little devils. Anong pinapoint out natin dito? Walang inosente kung basehan lang natin yung innocence compared to the holiness of God. Tayo ay nagkakasala laban sa Diyos at araw-araw na tayo'y humihinga na hindi tayo nananampalataya sa Panginoong Diyos. Patuloy na nangingibabaw sa atin ang galit at puot ng Diyos. So this afternoon,
What was achieved in our reconciliation with God through Christ? Anong na-achieve nung ating pagkakasundo sa ating Diyos sa pamagitan ni Kristo? Let me read verse 9. Since therefore we have now been justified by His blood, ibig sabihin ng justification, pinawalang sala. Para mapawalang sala ka, ibig sabihin meron kang kasalanan. Ginustify ka nga lang. By His blood, He shed His blood, meaning namatay si Kristo para sa ating kasalanan. Instead of us dying for our sins, Christ died for our sins. Sabi po dito, since we have now been justified by His blood, much more shall we be shall we be saved by Him from the wrath of God. Tayo'y maligtas sa puot ng Diyos. So this afternoon, gusto kong makita natin, mga kapatid, na wag lang tayo kiligin do sa unang verse sa text natin ngayon na binasa natin. For while we're still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Sarap sa pakiramdam malaman, no? Na tayo makasalanan pag doon namatay si Kristo. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God show His love for us, and while that we were still sinners, Christ died for us. Masyadong na-romanticize yung idea that Christ died for you while you are still a sinner. Pero hindi ito para pakiligin ka. Hindi ito sinulat ni Pablo to make us feel good about ourselves. But this is written to declare how righteous God is. At wala tayong kapag-asa kung hindi tayo inabot ni Kristo Jesus. Ma-remind tayo na kung hindi ginawa ni Kristo yun, ano na lang saan na lang tayo dadamputin, saan na lang tayo matatagpuan sa mundong ito. So, the result of that, yung reconciliation ni Christ, through Christ, is number one, the hostility and wrath of God are gone forever. Yung kanyang galit, yung ating di pagkakasundo sa Diyos, yung ating enmity against God, at yung kanyang puot at galit ay wala na sa ating mga ulo. Wala na forever. Magpasawalang hanggan. Ay, napakagandang malaman, maintindihan natin that this reconciliation was done through the cross. That though our sin is as red as scarlet, He will wash it whiter than snow. As far as the east is from the west, He has removed our transgression from us. Tinanggal niya, as in wala na yung galit, wala na yung puot. Bakit? Ginampanan na ni Kristo yung pagbabayad sa ating kasalanan. Yan yung tinatayuan ng mga martir na namatay sa kamay ni Bloody Mary. Wala nang ibang propitiation, wala nang ibang tagapamagitan kundi si Kristo Jesus lamang. Maintindihan natin ito, na ito ay para sa walang hanggan. At kung ito'y na-enjoy natin ngayon, imagine yung hindi reconciled kay Christ. Kung ako si Joyce Ping, sasabihin ko, don't worry about my words. Worry about God. Hindi ako nagsabi. Ang Diyos, na kung hindi ka manampalataya kay Kristo, eh sarap kasi pakinggan ng John 3:16 eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Tuloy mo yung pagbabasa. For God did not send His Son to condemn the world but to save the world through Him. Sarap sa pakiramdam. May kaligtasan kay Kristo. Woo! I believe. Pero pag nilatag na ni Kristo kung sino siya, umuunti na yung nagbubunyi, nagagalit na. Kasi hindi nila matanggap na sila'y nagkasala sa Diyos. Ang sumunod na sinabi, for those who believe will have eternal life, and those who don't believe are condemned already. Yung hindi nananampalataya, lahat ng hindi mananampalataya kay Kristo ay hindi reconciled kay God, meaning kaaway sila ng Diyos, and therefore, the wrath of God is looming above their heads. It's only a matter of time that judgment will fall upon these men and women who says, huwag kang maging judgmental.
Paano yung mga nasa bundok na hindi nakarinig ng gospel? Hindi sila nako-condemn sa hell dahil hindi lang nila narinig yung gospel. Dahil hindi lang sila na-share ng gospel. Sila ay pupunta sa impyerno dahil sila ay rebelde sa Diyos. Kung paano ikaw at ako ay ganoon ang ating sinapit. Ganon din tayo. Akala ba natin kung nandoon tayo sa liblib na pook na walang nakakabot sa atin ng gospel, eh matuwid na tayo, banal na tayo, hindi na tayo condemned sa kasalanan? And what's the worst thing that could happen to those people who are living in the farthest mountains and caves who haven't heard the gospel? Sabi, no, ang pinaka-worst na mangyari sa kanila ay marinig nila yung gospel. Bakit? Kasi wala na silang excuse unless they believe the gospel. Unless manampalataya sila sa gospel. And this all the same for all of us. Huwag nating tignan na ibang tao ito. Doon tayo galing, mga kapatid. We are hellbound. We are hellbound. Salamat sa Diyos na niligtas tayo hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa ebanghelyo na ginawa ni Kristo Jesus. Another thing na na-achieve to the reconciliation efforts of Christ, hindi lang effort, hindi natapos niyang gawa. Number two, we now enjoy God's grace through His loving kindness. Basahin po natin yung mga naunang verse. Sa Romans chapter 5, verse Verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into His grace, in which we stand and we rejoice in the hope of the glory of God. Ano access daw natin? Meron na tayong access sa pamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Ano pong ine-entail nun na benepisyo? We can now enjoy God's grace through His loving kindness, mga kapatid. Bukod tanging pinagpala daw si Maria, sinabi yun. Pero gusto ko malaman ninyo na lahat ng na kay Kristo ay tayo bukod tanging pinagpala kay Kristo. That we can enjoy His grace whenever we fall into sin, meron tayong access sa grace ng Panginoon. That if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Pero gusto kong makita mo, ito ay para sa mga mananampalataya. To those who believe. Because no believer, walang believer, na, no unbeliever, should I say, na magre-repent. Unless may nangyari sa puso niya. Unless na-regenerate siya. No unbeliever will believe by himself, by his own effort. And that unbeliever will not repent unless binigyan siya ng access ng Diyos sa biyaya niya. For we are saved by grace through faith. It is a gift, not by works, so that no one can boast. The only reason why we believe, dahil pinahintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng biyaya. At binigyan tayo ng pananampalataya. Binigay ang pananampalataya. Kaya pag magsabi, ang kaligtasan natin, may participasyon pa rin tayo. Kasi nananampalataya tayo. E linaw ang sinabi ni Pablo sa salita ng Diyos. That faith, yung pananampalataya yung pinagmamalaki mo, ay sinabi nga doon, hindi mo may pagmamalaki yan dahil biyaya yan. Binigay lang, regalo lang. So gusto nating makita ngayong hapong ito, dahil sa biyaya na yan, mga kapatid, nandirito ka. Natatamasa mo ang biyaya ng Diyos araw-araw. At part ng biyaya na yan, makita natin ay yung loving kindness ng Panginoon. Ano yung loving kindness na yan, mga kapatid? Yung loving kindness tinatamasa mo araw-araw. That your state is not in enmity against God. Hindi ka kaaway ng Diyos. Kung matay ka man sa oras na ito, matapos man ang buhay mo, meron kang confidence
na hindi mo kaaway ang Diyos. He is for you. Siya ay kakampi mo. Ikaw ay anak niya. Hindi ba loving kindness yun? Meron pa ba tayong hihilingin? Meron pa ba tayong aasamin? Meron pa bang kulang sa atin? Kaya last week sinabi ko, what's the worst thing that could happen to a Christian? Ano pang pwedeng mangyari? Patayin tayo? Di na-expedite lang yung ating paglapit sa Panginoong Diyos? Kaya nga yung mga martir. Lord, hindi ako matupok. Tupukin ako ng apoy. Hinihiling niya. Matapos na to. Not only to end his agony, not only to end the suffering, because there's a greater hope na naghihintay sa kanya. And yung point natin number 3. We don't only have the hostility and wrath obliterated above us forever, but we now enjoy God's grace through His loving kindness, but we also have the blessed hope. Meron tayong blessed hope na tinatawag. Ito na yung blessed hope. Ito yung pagbabalik ng Panginoong Diyos. Ito yung pag-asa na mamatay man tayo dito sa lupang ito, meron tayong pag-asa na muling pagkabuhay. Kung hanggang ngayong oras na ito, eh hindi mo pa nare-realize kung anong kinaganda ng resurrection, mga kapatid. Gusto kong ma-realize mo ngayong hapong ito na merong mas magandang buhay na naghihintay sa atin. Kung na-enjoy mo na ngayon ang mundong ito, sabihin ko sa iyo, kapatid, God's goodness, His grace, His loving kindness na tinatamasa natin sa mundong ito is incomparable sa paparating pa lamang. And we place our hope in Christ, in His return. At ano yung hope na yun? Mawawala yung sakit mo? Ano yung hope na yun? Na ikaw ay lilipad sa langit? Ano yung hope na yun? Na mawawala na yung mga utang mo sa mundong ito? Ano yung hope? Our hope is our glorification. Makakasama na natin si Kristo in a personal state. Nakasama na natin ang ating Panginoong Diyos na hindi na tayo nagkakasala. Sa panahon na ito, nagkakasala ka pa, kapatid. Kaya unstable tayo kung minsan. Isang palikulikul lang ang akin. Pag dumating ang panahon at i-glorify tayo ng Panginoon, nandun yung pag-asa natin na yung mga nagpapahirap sa atin dito dahil sa ating kasalanan din ay mawawala at sasambahin natin si Kristo ng harapan. We'll be like Him. Paano sinabi ni John? Sa 1 John, nakita doon na we will be like Him. Maging kagaya natin siya. Only a Christian will be excited about this. An unbeliever will not appreciate na malaman mo na may pag-asa kay Kristo. Na kahit tayo yung nagkasala, kaya niya tayong iligtas. So anong dapat ang ating response sa mga katotohanan ito, mga kapatid? Kailangan ba nating magyabang? Pwede ba nating sabihin na, kasi kayo, unbeliever kayo eh. Sa hell kayo pupunta. Abay kasi, saved kami. Pwede ba tayong magyabang na, kasi kayo, charismatic kayo, kami reform. Kami nasa tama. Kami lang yung banal. Kami lang yung anak ng Diyos. Pwede ba nating ipagmalaki na, kasi Christian ako eh. Kayo, iba yung religion nyo. So, if God is for me, who can be against me? Can we boast dahil sa estado natin ngayon? No. On the other hand, must be humbled. Maliit tayo. Kung papaano yung immense grace ng Panginoon, yung biyaya niya na binuhos sa atin, makita natin na kung hindi namatay si Kristo habang tayo yung nakasalanan, kung hintay niya muna na magpakabait ka muna, Brother Rico, ha, bago kita kamamatayan. Brother Chester, kailangan ma-meet mo muna itong mga requirements na to bago mo ma-enjoy yung reconciliation ng Ama. Tingin nyo mangyayari yun? Not in a million or trillion years. Because we will never, ever, ever be reconciled with God through our own efforts. Basahin ko po muli yung text natin. For while we were still weak, mahina ka, mahina ako, at the right time, meaning at God's appointed time, He was never late nor early. At point ang Panginoon, pagliligtas niya. At ito pa yung nakaka
find kadagdagan et ng Panginoon at hindi rin mababawasan. Sabi nyo, hindi na ba dadagdagan yung tao dito sa church na to? Kasi if it's na, hindi. Ang point po nun, ang ibig ko sabihin nun, hindi na yung mga ligtas ngayon at maliligtas pa ay sigurado ligtas. Panginoon ang hinirang niya. Bilang ng Panginoong Diyos, sino yung sa kanya? At kung ikay niligtas na ng Panginoon, hindi ka na matatanggal sa kanyang kamay. May siguridad tayo. At that perfect time when Christ died for us, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person, one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, doon namatay si Kristo. Siksik natin sa ating mga isipan. Siksik natin sa ating mga isipan na hindi sa sarili nating gawa, sa sarili nating lakas. Hindi dahil sa
po ay kasundo na ni Kristo. Tayo ay niligtas na ni Kristo. Sa pagtatapos po, we must always be reminded the gospel and what it has done for us in Christ Jesus. We now enjoy the graces of God and not suffer wrath forever, not because we have gained His love, dahil napanalunan natin yung pag-ibig ng Diyos or ang kanyang biyaya, but because of His loving kindness. So let us not attempt to appease the world or be reconciled with the world. Huwag nating tangkain na maging kasundo ang mundong ito. Huwag tayong magtaka kung ayaw nila sa atin. Ayaw nila yung ebanghelyo, nagagalit sila. Magtaka ka kung kasundo mo ang mundo. Hindi naman ibig sabihin nun eh, I don't want peace, I want problems always. Hindi naman to the point na nakikipag-away ka lang for the sake of away. Na lahat ng mga nang-away kay Joyce Ping, lalabanan mo lahat. Na parang pinagtatanggol mo yung gospel. Pero sa totoo lang, pinagtatanggol mo lang si Joyce Ping. Hindi yun ang punto, kundi ang punto po dito ay makita natin na dapat kabaliktaran tayo sa mundong ito. Sabi po sa James chapter 4 verse 4, "You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God." Kung kaibigan mo ang mundo, kaaway ka ng Diyos. So paano natin maging kaaway ang mundo? Preach the gospel, the unadulterated gospel. So this afternoon, as I end, this is a call to be a faithful to Christ as a church, the bride of Christ. Maging tapat tayo sa Panginoong Kristo. Huwag tayong maging nakikiapid o adulterers. Huwag nating talikuran ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Huwag tayong matakot na isuka ng mundong ito, na magalit sila sa atin. So as a believer, do not compromise your relationship with Christ for the sake of peace with the world. Kung ang kapalit nito ay magiging kalaban mo ang ebanghelyo at makakasundo mo ang mundo, it's not worth it. Paano natin itong patutunayan? Sa ating mga gawi, sa ating pagkilos, sa mga affections natin, napaka-clear. Kung meron sa'yo nanliligaw na hindi mananampalataya, kung ikaw ay nagkakagusto sa hindi mananampalataya, anong pagsasamahan ninyo? Napaka-clear nun, mga kapatid. At hindi lang ito patungo sa relasyon, patungkol din ito sa tinatayuan natin. Kung ikaw ay meron kang kaibigan nasa LGBT community at talagang sinasabi mo, accepted ko sila, mahal na mahal ko sila, but you cannot tell them the gospel, nakakahiya sa Panginoon. If you say that we love them, if you want to be gracious and loving to these people, mga kaibigan mo na sinasabi mong mahal mo na hindi mga mananampalataya, hindi lang kaibigan, ngunit mga mahal sa buhay, if you want to be gracious and loving to them, don't tolerate them, in a sense, in their sin, but share the unadulterated gospel to this dying world. Share the gospel so that hindi lang tayong reconciled sa Panginoon, kundi sila man sa kalooban ng Diyos ay ma-reconciled din sa Panginoon. Believer, rejoice in Christ. Panghawakan mo ito. You are now reconciled with the Father. May access ka na sa Ama in His grace and His loving kindness. For nothing can separate us from the love of God. Sa mga unbelievers, kung nandirito ka at di ka mananampalataya kung narinig mong tinig ko, napapanood mo to sa mga social media platform o kung saan man, know that the wrath of God looms over your head. Malaman mo na ang galit at puot ng Diyos ay nangingibabaw sa'yo at hindi natin alam kung kailan yan babagsak. Pero isa lang nakakasiguro tayo na darating ang paghuhusga ng Panginoon. At kung ikaw ay hindi wala kay Kristo, nothing you can do that will make you right with God in your own efforts. You must believe in the finished work of Christ that He has done on your behalf in your state of sinfulness. Manampalataya ka na hindi yung sarili mong gawa, hindi yung kabaitan mo, hindi yung religiosity mo, hindi na magliligtas sa'yo,
kundi yung natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na namatay siya para sa kabayaran ng ating kasalanan. Repent of your sins now, or tomorrow might be too late. Let's all bow down. Our Father, nandito kami sa iyong harapan. Tinataas namin ang aming mga buhay. Nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na kami po ay niligtas mo. Nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami pinabayaan sa aming mga kasalanan. Bagkus, tinubos mo kami habang kami ay nandoon sa kadiliman, sa aming kahinaan, sa aming pagkakasala. Kami po ay naligtas at na-reconcile sa Diyos Ama. Ang dalangin po namin, habang inaalala namin ang Ebanghelyo na nag-ayos sa aming relasyon sa Diyos, malala rin po namin na huwag kaming mag-make ng anong effort, Panginoon, na may ayos ang relasyon namin sa mundong ito. Kung paanong pinutol na namin ang aming koneksyon sa sanlibutan, sa kasalanan, patuloy naming kapitan ng iyong Ebanghelyo, ang natapos na gawa ni Kristo, na makita namin na ito lamang ang aming pag-asa. Bigyan niyo kami ng kalakasan, patuloy, na ma-withstand yung mga sufferings because of the gospel, ang pagtagumpayan ng tukso, at patuloy kaming mamuhay ng may kabanalan. Mahabag kami nawa sa mga hindi pa nananampalataya sa iyo, na wag naming makita ang sarili namin that we are better than them, that we are holier than them. Pero makita namin, Lord, that there is hope for them, na may pag-asa para sa kanila. At wag kaming maramot, Panginoon, maging maramot sa paghahayag ng Ebanghelyo na magliligtas sa kanila. Kung talagang sinasabi namin, mahal namin sila, Lord, convict our hearts that in our love for them, maglead ito in sharing the unadulterated gospel. We praise you and we thank you, Lord, sa biyaya mo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen.